Diyos, Evos PH. You know, syempre, bago na ang ating layout, mga kaibigan. It's a new season. It's August, ang buwan ng wika. Kimi, ang ibaban ng Bren Esports dito. Matic, ang pinakamalakas na hero ngayon. In terms of objectives, syempre having the mage killer emblem with which gives you extra damage to the turrets and of course to the large monsters, ubos kagad yung mga objective ng kalaan ng buong laro, paring Butters. Alam mo, men, ang inaabangan ko dito sa Evos, may maglabas ng Gushion dito. Gushion? They have two of the best Gushion players dito sa Pilipinas. Sino? Sino? Si Haji and si Dufen. Ah, totoo, so, totoo. If ever man nakunin nila, that one pick can be put dun sa dalawang player nila. So, it will be very hard for Bren Esports na tignan kung ano nga ba yung magiging playstyle dito ng Evos PH. Totoo, totoo. Pero mind you, Kuya Butters, ang Gushion ngayon ay naka-counter din naman ng mga holds. Like, yes. For example, the Franco Bite, the choke kick. So tignan natin, for sure. Ayun ang sinabi natin. Oh, the choke kick. For sure kasi itong Bren, alam din nila yung galaw ni Kapitan Payne. Eh. Alam din nila yung galaw ni Kapitan Payne in terms of drafting. So parehas may ano to, parehas may hulog itong dalawang team na to. Lilia ang ipipick ngayon ng Bren Esports, the magic shoes, the black shoes, plus yung mga magic shockwaves na nakakagulo sa clash. Let's see kung paano nila i-utilize to. Yes, and right now, Terizla getting hovered. Nandun din dito si Kari. And that is going to be the pick dito for Bren Esports. A very logical pick coming out from Bren. Kasi kung isipin mo dito, the Esmeralda, tapos yung Croc, those are two heroes that are heavily countered by one Kari. Yeah. Sabi-sabihin, yun lang. Sabi nila dito, sige, wag nyo nang piliin yung counter. Kami na ang pipili. Uunahan na namin kayo. They do have kasi counter din yung carry sa Terisle. Oh. So, sabi ng ano dito, Bren Esports, so, i-instant nyo na. I-instant through damage nyo niya. Ito na. Si Selena G. Ito na. Ang bumabagabag sa Bren na matagal na panahon na. The virus. They've made it out from that hellhole. Dati, tingnan natin ngayon kung gagana yung plano ng Evos PH dito. Paramdam ko, sabi ni Payne, sabi niya, gamitin niyo si Lina. Gamitin si Lina. Wala na ako doon sa kabila, ako yung magnet dyan eh. Oo, gamitin niyo. Chillax lang kayo. Sabi ng Evos PH dito, oh guys ha, nakikita tayo sa camera, okay, eto, kunyari, coach ako, kunyari, pero piliin niyo si Lina. Oo, tignan mo si Dexter, first time ko nakita si Dexter na nakaganyan, parang... Scripted nga, kasi man, nakita sa camera, man, Kuya Terz. Parang tumaas yung sahod nila, wala oo, na siyang iniisip. Siyempre, ganun dati, yun eh. Dati kapag naglalaro yan, nakaganun lang eh. Oo, kasi nga, kapag kita ka sa camera, sinabi ng Evos management, hey guys ha, kailangan mapakita natin na ano din tayo, camera ready din tayo. O, tingnan mo. Ah. O, diba? Kunyari pa tumitingin, oh. Parang, boss, okay. Ang favorite stone yan, Jade. Ano? Ang favorite stone yan, Jade. Jade stone? Jade stone. Bakit Jade stone? Hindi ko alam. Pero guys, kidding aside, legit yan. Joke lang yung scripted. Nag-uusap talaga yan mga yan. Franco will be the third ban of Evos PH and Leomord naman uy, sa Bren Esports. Uy! Si ano, Binigar Pusit? Si Binigar Pusit, ito na! Let's go. Binigar Pusit! Ito na, nilabas na ng Evos ang ano nila, ang kumbaga, training nila. Ah, nag-smile na si Kuya Dexter, oh, parang naghanda na siya. Ako gagamit nito eh. Si ano? Ay, si... Ito! Dahil Healing Galing. Nilabas nila ang Healing Galing. Pili ko Healing Galing... Hindi. Sabi nila si Gatot daw. Si Gatot Kacha? Oh. Pili ko Healing Galing eh. Sabi ni Madam Announcer, si Gatot Kacha. Ito na, boy. Ay, gusto ko tong lineup ng Bren. Na parang napanood ko na to kanina. Alam mo kung anong mangyayari dito, Kuya Butters? Mag-aano to, magpi-penalty zone. Pagka-penalty zone, si Estes nalapit sa mga kampi niya tapos Healing Galing Jutsu. Ay, Nana o Paramis? Sino kaya? Sino kaya? Paramdam ko, labas yun na yung nanay para matuwa si Manjin. Hindi, nag-Rafaela. Wala ka pa, Ella. Okay. One of the things na notable dito for the side of Evos PH is yung gagamitin ni Haji na hero dito is kinda immobile. Kung siya man yung gagamit talaga ng Bane. Mm-hmm. Ngayon, ma-amplify yung movement speed niya dito. Matutulungan siya with the Rafaela
just giving him extra movement, tapos pwede silang humabol talaga dito. Humabol. Tsaka, at the same time as Killer din. Kasi kumbaga, yung Esmeralda, ang hirap niya na nga patayin na standalone yung kanyang armor, but at the same time, if you given that time or given the fact na nahihil mo pa siya, yeah, mas mahirap siyang i-take down. Tsaka, of course, with the movement speed, mas madaling ma-release ni Bane yung splash damage. Mm. Mas madali niyang mapoposition yung sarili niya to the minions kasi napakasakit ng splash damage yung tatay the shark's bite. Mm. Kuya Butters, na yun yung nagiging main weapon ng Bane. Eh. Hindi yung deadly catch. Eh. Yung ability mo lang to spam out the wave ng isang normal hit nang wala kang ibang imamind, pati kahit ano. Yun lang eh. Goods na goods ka na eh. Mm. Diba? Mm-mm. Well, let's see it. All comes down to execution, mga kaibigan. Tatandaan natin na sa laban, 50% ang draft, 50% ang execution. So, criteria for judging natin yan. Kayo guys, sino pa sa tingin nyo ang mananalo dyan? Bren Esports ba or Evos PH? Both of these teams ay maraming fan base. For sure yan, na nanonood ngayon. Thank you so much. Share nyo yung stream natin. Eto na, napakainit ng MPL Season 4. Alam mo kung bakit? Ang dami nating bagong nakitang heroes. Yung Estes, makikita na natin sa rank. Yung Bane, makikita na rin natin sa rank game. Yung Prankowell, lagi na natin nakikita. Eto na yon. Let's go into the game. For the blue side, ang team Yellow, Coco, ang gagamit dito ng Kari, si Ting. Ang gagamit ng Teresa, Haze, Asta Katutkacha, and si Doc Rebo, ang gagamit ng Estes. Yuji, ang gagamit dito ng Lilia. For the side of Evo Speech, it's going to be Honda on the Croc, Killer as the Esmeralda. Haji will play the Bane. Dufen, ang gagamit ng Selena, and Dexter, ang lilipad bilang Rafaela. Bilang Rafaela, also having the Avarice emblem, which will give her extra coins. Ladies and gentlemen, tuwing nakaka-hit siya dito, ayan na, mukhang magkakaroon na ng invade. Ang pinakagusto ko dito, paring Butters, si Doc Rebo. Gamit niya ngayon, Estes. Saktong-sakto sa pangalan niya. Merong negation na magaganap dito, ladies and gentlemen, onto the buff. Pero nandito yung mga magic shockwaves na hinahatid ni Mr. Consistent Yuji. Doc Rebo and Coco dito. Hawak niya sa kamay si Coco, mga kaibigan. Inuna ang vinegar pusit. First blood para siyempre kay Doc Rebo. Kahit support yan, last hit niya pa rin yan. And at the same time, nakuha yon ni Doc Rebo. So it's not really that big of a deal. Kumbaga, ang big deal lang dito for the side of Evo's PH, medyo mabibehind na dito agad si Haji. Mm-mm. Pero at the same time, Haji has the high and dry emblem para sa kanya. And the top lane as well. Oo. Getting punished, makukuha na agad ni Paring Teng yung top lane turret ng mabilis. Yeah, maganda yung ginagawa rin ni Paring Teng dito, clearing up the lane agad eh, para at least makapagsama-sama sila. If you are an Estes, gusto mo na sama-sama ka. Ninenegate kasi ng Bren Esports dito yung rotation potential na meron yung Evo's PH. Kitang-kita natin yan eh. Rafaela, Esmeralda, may shield ka na, may heal ka pa, shielding galing, plus meron ka pang Grok na napakakunat talaga. Ayan o, tignan mo, yan na yung triple sustain combination para sa side ng Evo's PH. Tandaan mo din si Teng, ang hirap niya din i-take down kung iisipin mo na i-heal pa siya. Oo. Yun din yung isa sa mga mahihirap na kailangan lagpasan dito ng side ng Evo's PH. Siyang tunay. Time, you don't really have that burst damage. Well, you do have that burst damage. Pero kailangan si Haji, mas mataas yung farm dito. Speaking of Haji dito, nako, nagkahulihan na naman. Nakapatay na naman si Mr. Consistent with a double kill. Hawak na ni Rebo lahat ng kamay dito ng kanyang mga teammates as Evo's PH will run for their lives. Coco ay may iwan lang dito sa ating bottom lane habang dinudura-duraan lang siya ni paring Haji. Still, this is Bren Esports leading by 3K under 3 minutes, paring Butters. Na-punish ng todo yung ginawa nilang invade. They weren't really ready for it. Kaya sabihin natin si Honda dito, syempre, meron siya power of nature. Pero yung power of nature kasi na yun, usually one-off lang yun eh. Oo. Tama, isang pindutan. Kapag ka nasa cooldown na yan, you don't really have that zoning potential anymore. Yes. Unless meron ka nung wild charge. But at the same time, hindi pa siya level 4 nun. Oo, kulang pa. Bitin pa yung kapangyarihan dito ng Evo's PH to take to go for clashes, paring Butters. But meanwhile, while we say this, nagkakaroon ng farm si paring Coco sa bottom lane. Mamaya pwede nating makita na naman yung Coco show na tinatawag natin kapag nakuha niya yung instant farm niya. Pero gusto ko lang emphasize dito, Teng on the Terizla, hindi ikaw na nagsabi nito eh. Paano kung medyo Terizla ka, nababawasan na yung damage ng kalaban mo?
kapag nai-hit ka, tapos nai-heal ka pa. How do you kill this, Maring Butters? How do you kill this? But at the same time, Kuya Manjin, Evo's PH dito, you have Dexter just trying to command the whole fight dito, pero Honda, mahuhuli dito siya sa may gilid. Wala na yung power of nature. Wild Charge to get out, that means wala na naman silang capability to fight kasi wala na namang Wild Charge. Wala na namang setup na tinatawag dito. Honda, sinusubukan niya lang maging gangster dito para sa Evo's PH. Kunyari lang, medyo makunat-kunat siya. Yan lang ang kanyang ginagawa, pero matataon siya dito. Nagatot kacha ni Paring Haze. Honda, tatakbo, gagamit siya ng kanyang sprint dito. Magbabasag lang ang Bren. Pumasok si Haze, superhero landing. Tatamaan si Paring Dufen. At sabay bili pa si Teng ng mga items. Wala na siya pakis sa mga nararamdaman ng kampi niya dahil nandito ang clash sa bottom lane. Mahuli pa si Dexter ng onting kuryente ng Gatot Kacha. 5-0 Bren Esports ang lamang, Paring Brothers. It's really not advisable na dalin mo yung laban siguro kay Haji in the early game, especially as a Bane. Because alam naman natin dito, Bane needs some time to scale up. And right now, wala, naparusahan na talaga siya ng todo. He has one death, but at the same time, you don't really have control of your lane. Mas okay na yung tipong madead ka ng madead as long as you have access to the lane. Sa lane mo, pero para ma-splash mo. Ma-splash mo, pero ang problema, hindi nga siya namamatay, pero yung lane niya, wala siyang access. Nakikihati pa siya dun sa economy nung Evo's PH in terms of the jungle. Totoo. Nagkakahatian sila dito at mukhang hinahati na nga ni Paring Teng laban dito. There you go. Merong deadly cash na magagana pero ubus ata agad ang Evo's PH bago ko pa nasabi. Sabay Mamba out si Haze using the Avatar of the Guardian. Coco, siya na ang main damage output. Sumama na siya sa mga kampi niya. This is looking not looking great for Evo's PH. Paring Terz, Doc Rebo, ito na ang nagpatunay na the doctor is in. 1-0-5, 5 assists. Wala siyang ibang ginawa dito kung hindi mag-first kill tas mag-ultimate lang. Safe na safe lahat ng kampi niya. Si Yuji at si Coco lang ang nagbo-burst. Oh man, hindi na talaga gumagana yung si Lina sa brain. Hindi na, na-download na nila. Na-download na nila. Ilang YouTube vods na yung napanood nila. Ilang tiba-tiba na nananakaw sa YouTube yung napanood nila na nahuhuli sila ng Selena. Tsaka, ito pa yung problema eh. Kapag natamaan sila ng pana, okay lang kasi tabi-tabi naman sila lagi dahil nga may kampi. Uy, silang Estes. Nagsusuntukan dito yung nagsusuntukan dito si Dexter tsaka si Haze. Pero walang magagawa si Dexter dyan masyado kasi kailangan niya takbuhan yan. Right now, the Cursed Helmet or the Molten Core is on that Haze Gatot. So, kailangan niya talagang tumakas. Yeah, ito pa eh. Ito pa, Kuya Butters eh. Sa time na magka-clash, laging walang ultimate dito si Paring Honda. Dahil, tinan mo ha, yung score niya 0-0-0. Wala pa silang nakukuhang, actually lahat sila, wala pa nakukuhang kill right now. So this is the classic Bren na hinahanap ng mga tao. Falling Star Moon coming out from the from Killer, pero it won't be enough para makakuha siya ng magandang shield. Teng and Coco, binurse lang siya ng biglaan. Iba yung pinapakita ng Bren Esports dito. This is might be the form na hinahanap natin sa kanila all throughout the other tournaments na nakikita natin. Ito na yun, early to say. Kasi, alam mo, game 1 pa lang to. If they're doing great right now, let's see kung other drafts ba magagawa nila to. Pero right now, Honda just trying to get away with the Wild Charge. Kahit yung sarili nila lang buff, takot sila kunin. Nakikita mo yung mga movement nila dito. They're just running away. Kapag kakuha nila, sibat na agad. Ang hirap din kasi ang main nila, ang main output nga nila is go for the arrow, go for the falling star moon. Pero magtatabi-tabi lang sina Doc Rebo. Tatabi lang sila kay Doc Rebo. I do feel na ang main target dapat nila dito is the Estes kasi nandun yung sustainability. Kaso, napakahirap Paring Butters kasi bago pa nila mahuli si Doc Rebo, niyaya tarp na sila ni Yuji at saka ni Paring Coco. Niyaya tarp. Tama ka doon. At saka si Haze, natutaunt din sila eh. So parang ang hirap din kapag kalaban mo yung Gatot Kacha, hindi ka pwedeng umatake kagad kasi pwede niyang kumbaga ilipat yung atake mo sa kanya. Oo. Kumbaga provoke. Provoke me. So right now, magkakaroon ng push dito sa bandang mid lane. Deadly catch coming out from the Bane, ladies and gentlemen. Op, na yun na naman. Dahiling galing technique, halos walang damage para dito sa Evo's PH. And right now, Evo's, makukuha ba sila ng Bren ng isang perfect game? Mukha. 11-0, 6 towers down, 0 towers down for Evo's PH. This is looking bad for the side of Evo's PH. Yes, tama ka dyan dahil eto na. Ang mahuli dito ay si Dexter. Killing spree pa
si paring Hayes, you will never count down Hayes right now. Kahit ano pa ang gamitin niyan. Oh my. Nagpapakilala na naman yung brand dito, men. Ang ganda. Sinabi actually, nila, sinabi nila, hindi, anong hindi na kami nakakatakot? Nakakatakot. Nakakatakot pa rin kami. Nakakatakot pa rin kami at siya, kami pa rin ang siyang tunay. Papasok si paring Honda dito. Pero Doc Rebo, men. Iba yung pinapakita ng Brand Esports dito. Kumbaga yung galaw talaga nila. And they're on a mission to actually make this a perfect game, mga kaibigan. And it is a perfect game. Brand Esports not losing an objective, not losing a hero even once. Tignan mo yung ngiti ni Doc Rebo dito. Doctor, I am sick. Doctor, I am sick. Call Rebo very quick. One estes to rule them all. How can you paano ka lalapit sa kalaban mo na aasa ka sa araw